ay pinagdiwang ng Boy Scout of the Philippines ang kanilang 78th anibersaryo ng pagkatatag. Kasabay nito ay ang 100th taon simula na maipakilala ang scouting sa Pilipinas. Pero paano nga ba nagsimula ang Boy Scout sa Pilipinas? Ang unang dokumentadong pagkakaroon or pag-o-organize ng isang Boy Scout group ay nangyari noong November 15, 1914. Ito yung panahon na nag-organize si Lieutenant Sherman Keyser, isa siyang taga-US Army, ay nag-organize sila ng isang Boy Scout troop. Kasi during that time, sinasamahan niya si Ginang Caroline Spencer. Si Caroline Spencer ay gumagawa ng mga charity works sa Sulu, at yung kasama niya, si Lieutenant Sherman Keyser, yung nag-aayos ng mga pupuntahan nila, yung mga tutulungan nila. Habang nasa Sulu sila, may napansin sila, di ba, sa mga bata, walang ginagawa, walang mga produktibong gawain ginagawa, puro naglalaro lang. So naisip nila, pwede sila maging Boy Scout. Kasi na-inspire si Caroline Spencer kasi yung anak niya kasi na si Lori Lord Spencer ay isa ring Boy Scout. So parang nag-usap sila, na-float yung idea ng pag-organize ng isang Boy Scout troop. Pero at that time, hindi nag-materialize. Kasi na-reassign si Sherman Keyser sa Zamboanga. So, napansin niya ulit yung ganun, na yung mga bata, ganun pa rin. Mula doon, pinush niya yung idea nung pag-create ng isang Boy Scout troop. So on November 15, 1914, binuo niya yung Lori Lord Spencer troop. It was composed of 24 boys na all Muslim Filipino Boy Scout troop. Pagdating natin ng 1936, during this time, ang pangulo nun is si Manuel L. Quezon. With the help of the 7 founders ng Boy Scouts, nandiyan sina Carlos P. Romulo, Arsenio Luz, Joseph Stevenot, Gabriel Daza, Vicente Lim, pito sila, they worked para magkaroon ng legitimong Boy Scouts of the Philippines. Kasi at that time, 1936, hindi pa siya Boy Scouts, hindi pa siya kilala bilang Boy Scouts of the Philippines. Isa lang siyang Philippine Council na member ng Boy Scouts of America. So, noong 1936, with the help of Thomas Confessor na nag-sponsor ng Commonwealth Act 111, binuo nila ngayon ang Boy Scouts of the Philippines. Kinala ang mga Boy Scouts sa pagsasagawa ng iba't ibang outdoor activities gaya ng hiking at camping. Pero marami pang ibang activities ang pwedeng gawin ng isang Boy Scout. Kung tutuusin natin, pag sinabi kasi natin Boy Scout, ang unang iisipin lang kasi ng mga tao, sila lang yung mga nagka-camping, nag-activities, parang yun yung very notion eh. Kaya ngayon, gusto natin i-reinvent yung notion na yan kasi Boy Scouts of the Philippines or scouting in general, hindi lang tayo tungkol sa pagka-camping, hindi lang tayo tungkol sa pag-hiking, sa pag-activities, pero isa itong organisasyon na humuhubog sa kakayanan ng isang bata, ng isang individual. Meron na tayong mga activities. Kung mapapansin nyo, mula sa kanila dyan, may mga suot silang mga merit badges. Di ba yung parang mga POGs na kung tawagin natin. Bawat isang mga merit badge na tinatawag natin ito ay may corresponding siya ng mga responsibilities, mga tasks, mga activities na kailangan gawin. Hindi lang tayo limited sa merit badge. Meron tayong mga community service projects tulad ng mga yung every year na ginagawa natin, that's the World Environment Day. Every year, nagtatanim tayo ng puno, naglilinis tayo ng mga coast, naglilinis tayo ng mga daan. Kasi ito yung mga basic na pwede itulong ng Boy Scout sa bansa. Pero paano nga ba makakasali ang isang kabataan na nais maging miyembro ng Boy Scout of the Philippines? Napakasimple lang po. Mag-register lang tayo sa Boy Scouts of the Philippines. Paano tayo mag-register? Meron po tayong mga council offices, regional offices. Pag sinabi kasi natin councils, pwedeng sa isang city lang siya, isang probinsya, or group of cities ang kinikater niya. Pwede tayong pumunta doon, mag-register, or depende pag yung eskwelahan natin ang may scouting program na, mag-register tayo doon. As of now, ang registration lang naman natin is 50 pesos lang naman. Yung 50 pesos, parang puhunan lang natin yon para maging member ng Boy Scouts of the Philippines. Pag-register natin, entitled na tayo sa mga programa ng Boy Scouts of the Philippines. Alam niyo ba mga classmate na hindi lang lalaki ang pwedeng sumali sa Boy Scout of the Philippines? Pwede rin sumali ang mga babae. Ang senior scouting ng Boy Scout of the Philippines ay para sa mga lalaki at babaeng edad 13 to 17 years old. At ang rover scouting naman ay para sa mga edad 17 to 24 years old. At bilang pagunita sa 100th taon ng Boy Scout, ay inilunsad kamakainan lang ang Boy Scout Centennial Run 2014, takbong laging handa sa Quirino Grandstand, noong 12 ng Oktubre, na nilohokan ng mga libo-libong miyembro galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So doon, kung titingnan natin, marami na rin produkto ang Boy Scouts of the Philippines. Kabilang na dito si Vice President Binay, isa siyang dating Boy Scout. Ngayon ay aming
taga-pangulo na National President na siya ng Boy Scouts of the Philippines. Marami tayong mga Boy Scouts, scattered sila sa iba't ibang fields. Meron naman tayong mga engineers, meron tayong nurses, meron tayong doctors. At patatanyo mo sila, sa buong buhay nila, ano yung nakatulong sa kanila sa pag-develop ng kanilang sarili ng kakayahan, leadership, and what? Sasabihin nila, ang laking tulong ng Boy Scout. Kasi ipinamulat niya ako sa mundo. Kasi it's a non-formal education kasi ang Boy Scout. Hindi lang tayo limited sa classroom, na pag nasa classroom, ito lang ay tinuturo. Pero dito sa Boy Scout, it's learning by doing. Diba? Gagawin mo habang ginagawa mo, natutunan mo kung paano yung ginagawa. Bilang mga kabataan, mahalagang bukas ang ating isipan sa mga bagay na makakatulong sa ating kapwa at sa lipunan. Kaya naman sa pagsali natin sa mga organisasyon na gaya nito, eh dapat magamit natin ang mga kaalamang matututunan natin sa mabuti upang makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating mga kapwa-tao. Kaya naman sa bagay na to, ay saludo kami sa taong laging handa, ang Boy Scout of the Philippines.